Okay, o di ano, di mga college friends ko, di ba? Ayan, oh, sige, kahit sige, kami, yan, yan, yan. Oh. Tapos sabi ko, oh, eh, kasi I'm into hiking eh. I'm into hiking, part of yung physical activity ko. Tapos sabi ko, di ka mag-hiking tayo minsan, tapos sila parang NR. Hello everyone and hello. Welcome to another episode dito sa ating channel. So this is a recorded yes. video. So welcome back. recently kasi si Adriel yung masipag gumawa ng mga pre-recorded videos natin dito sa channel. So ngayon, para makilala nyo naman, ang kaya, with his cute smile, makalimutan yun. Sulitin na natin dahil soon may announcement ako. So anyway, for today, kaya kami na inspire na mag-record itong video na to is we want to give some of our thoughts, yan, yung your thoughts, your thoughts natin about a post sa isang Facebook group, no, particularly dun sa TGFI. So pakita natin yung picture. Yan. So ano ba ito? Sa Facebook group na TGFI, the Global Filipino Investors. So may na-post doon yung adulting tip. If you're 20 to 30 years old and your main circle isn't discussing about opening businesses, investing, escaping the 9-to-5, fitness, and or self-development, then you probably need to find a new circle. Remember, your network is your net worth. Ayan. So, this is this became a little bit controversial. Oh, and yes. Ano bang nakita mo si Adriel yung ano eh nag inform sa akin about this post. So ano ba yung reaction ng mga tao doon sa group? Parang nakikita ko ito sa Twitter eh. Oo, active din sa Twitter. So nag-trending itong post na to, both FB and Twitter. To start, of course, marami nag-share, but eventually may mga tao, alam mo yung nag-edit nag-e-edit sila yung tinatanggal ito. Businesses investing, tapos sinasabi it's okay, tapos yung iba tinatanggal yung sa dulo. So medyo may polarizing, may for, may against this post. So okay. Personally, well, I'm 24, turning 25 August, no. So I'm in this age group. So I'll give my thoughts first and my reaction. There's some truth to this, no. But don't take this as a gospel. So just give this as a grain of salt. I think people are reacting negatively because they think na ano to, gospel to, or some advice na general, no. So it's okay na you're not, or you don't have this circle yet, but you should, I guess, develop towards it. But you shouldn't sacrifice your family, your friends, ganun. Because mga tao kasi sinasabi, oh, because hanap na ako ng bagong circle, iiwan ko ng family and friends ko. Guys, hindi ganun na. But of course, you should eventually build a circle that at least no investing or at least self-development or fitness. But yung number one thing that I noticed is yung escaping the 9-to-5 job. Personally, I went through it then, yung 9-to-5 job. But the thing that I like yung 9-to-5 job is to develop yung skills necessary, such as yung communication, interpersonal skills, working with other people. Because these things, no, these skills would help then in my freelance work right now, and of course yung financial advisory ko. I'm not saying na you should quit your 9-to-5 job immediately, no. But it should help you develop certain skills. And yung thing that I noticed, yung main critic is, nakita ko kasing comment na, there are people naman who benefited sa 9-to-5 job na managers. And of course, senior din, di ba? Senior bosses or group. So, meron din doon. But at some point kasi yung 9-to-5 work will cap eh. You're still in a job. So, di naman secure yung mga jobs right now, especially right now. So even if you have a 9-to-5 job, it would be best to have then
a sideline or a side job eventually, no? You work towards it. Hindi naman overnight yung mga ganito eh. Mm-mm. Well, that's on my end. Sa iyo, Rienzie, anong masasabi mo dito sa ito, quote na to? If you're 20, nako, 19 pa lang ako. Hindi ko nga maisip to. Isip ako sa thesis ko. Thesis na rin ako soon. If you're 20 to 30 in your main circuit, well, parang okay lang. parang napaka-toxic naman ang buhay nito kung ang main circle mo. Business, investing, escaping, is parang, get a life, dude. Yes. May buhay ka naman. I mean, for me, it's all about balance. So, of course, you have different circles kasi. You have circles in your family. You have circle of friends. You have a circle sa work, no? So, kumbaga, you revolve in different circles. May circle as a church. So, each of these particular circle have different functions in your life. For example, pag sa career yan. Pag sa family, of course, you wind down. It grounds you. Or sa church, more of spiritual, no? So, I think this would parang ano, medyo ano lang siya. Parang medyo kulang lang siya na parang it just focuses on building wealth, maybe, itong adulting tip na to. So, yeah, ang risk lang kasi if you take this na literally is that, puro ka ng business, puro ka ng investing, puro ka ng, I mean, you know, for me kasi, I believe in holistic wealth. I mean, tapos, actually, in relation to this, may mga nakikita pa ako na, ano yon yung sino yung idol mo, kung si Bill Gates, tapos yung mga billionaire, etc., na okay lang naman yon, di ba? Kaya lang isipin mo rin, mahirap din kaya maging bilyonaryo. No? Pag bilyonaryo ka, isipin mo ha. I mean, this is just me, right? Bilyonaryo ka. So, paano na security mo? Hindi ka na makakapunta sa mall anytime you want. Parati ka na may bodyguard. Tapos yung anak mo, parating, baka, you know, parating on the threat na makidnap for ransom. And, you know, parang, so for me, there's just this sweet spot of being financially free. But hindi ka naman to the point na nagiging insecure ka na rin sa buhay mo in general. So, I think that as an adult, it should always be a balance between, you know, between finance, between social, between your spiritual needs as well. So, kumbaga, yung buhay hindi lang puro pagpapayaman, saka hindi lang puro pera yan. So, yeah. Each circle have their own function in your life to make you holistic. Parang, kumbaga, siguro pag drenowing mo yung sarili mo, no? Tapos kung yung pocket mo is sa finance mo, yung puso mo sa love life, tapos yung utak mo intellectual, tapos kunwari, meron kang halo dito spiritual, tapos kunwari, yung chest vices mo, yung physical, kung hindi ka balance, kung puro ka pera, siguro ang drawing mo is ano lang, puro ang laki-laki ng ang laki-laki ng pocket mo, di ba? Laki ng pitaka mo. Kung puro ka naman aral, ang laki-laki ng ulo mo, mukha ka namang brainiac. Tapos kung puro ka namang ano, puro ka naman palaki ng katawan sa kapayabi, puro ka nalang chest, di ba? Saka puro ka nalang bicep. So, what you want is really, you know, a balance, di ba? Balance lang. Yeah. So, yan ang take ko dito. Mm-hmm. Ikaw, yeah. Sir Fitz. Well, para sa akin, unang-una, I agree dun sa sinabi na your network is your net worth. Mm-hmm. Because I believe that opportunities are always connected to other people, di ba? Yes. So, it's important na ine-expand natin yung ating network na hindi lang tayo puro mga kaibigan na kalokohan, hindi lang tayo puro office mates, di ba? So, mga kaibigan putik, kasama ba yung mga kaibigan putik? Siguro. Para sa akin, that's why ako, I encourage people to join, alam mo yun, yung mga professional organizations, like yung mga Rotary, Toastmasters, etc. And if you can also volunteer sa mga NGOs or whatever group is out there, if you want to be active in your church, then you can also do that. And then, of course, kung madalas ka naman mag-online and then you can find probably Facebook groups
where you can interact with other people. So all of this contributes to the expansion of your network, which can definitely bring you closer sa mga opportunities out there that can help you build your wealth. Okay? So, dun sa... nakita ko yung edited version nito na ang sa huli niya parang then it's okay, 'di ba? Parang if you're 20 to 30 years old and your main circle isn't all of these, then it's okay. You don't need to find a new circle. So para sa akin lang is sa akin siguro a more accurate for me a better way to say this is if you're 20 to 30 years old and you don't have a circle that discusses about opening a business, investing, escaping the 9-to-5, fitness and self-development, then you probably need to create or find that circle. So hindi siya dapat hindi man required na yun yung main circle mo, but it helps if you have a circle of people whom you can discuss this. And of course, important na alam mo yun, we don't just learn from our own experience, but we learn from the experience of others, di ba? So how can you learn from the experience of others? By interacting with them. So if you want to learn about opening a business, then spend some time with entrepreneurs. So you have to find circle of people they can teach you about entrepreneurship. And sabi ko nga, if you cannot find that circle, you can actually create it. Kasi may mga kakilala ko, for example, freelancer siya and gusto niyang gusto niya mag-level up dun sa skill niya as a freelancer. So during that time, wala siyang mahanap na circle of people wherein pwede siya makipagkwentuhan about freelancing. So gumawa siya ng sarili niyang circle of friends. So, gumawa siya ng Facebook group. Ayan. Okay. Where did he get the friends? Yeah. Wala. Because, pinromote niya sa kanyang social media na, hello, kung sino mo. So, para ng crowdsource siya in a way. Yes. Galing, ah. So, nakita ko si Marion pumasok. Marion, papasok ka ba? Pwede naman kita i-add. Oh, baka may tumawag eh. Hello. Kamusta yung group? Hello po. Hello. Kamusta yung group? Let's all welcome the late Marion. So, we were discussing this quote, no, Marion, and napigay na namin yung aming mga opinions about about this one. So, ikaw, Marion, what do you think about this? Ano masasabi mo dyan? Yan, no. Yung viral, ano na yan? Yung viral trending quote na yan. Trending. Trending. Ang masasabi ko dito, 20 to 30 years old, tama tong quote na to. Kasi... I'm age 34 ngayon and then marealize Kuya pala kita Marion. Ay, tito. Tito. Ako tito. Kuya Marion pala. Edit yan, i-edit. I'm age 23 ngayon. I'm age 23 ngayon. Tapos, 23. Kuya Adriel, ano masasabi mo? So you agree? Okay. Yeah, I agree. Kasi there are many people, no? I know many people who are age magta-30 na, yet they still play video games, ganyan. They still play basketball. Parang buhay binata pa rin ang buhay nila, no? Uh-huh. And then these are people na malapit ng ikasal. Tapos masaya kaya mag-ML. As if naglalaro ka ng ML, naglalaro ka ba ng ML? Hindi, no? Ang alam ko, busy ka mag-Tinder ngayon, Rienzie, eh. For research, ano ka ba? For research, yes.
May project yata si Sir Renz. So you were saying, Marion, na yun nga, there are some people na in their 30s but parang single pa rin. Buhay single pa rin. Buhay single. Yeah. Oo. Eh, syempre, we have a video there, no? Yung preparations nung sa pagkasal, di ba? Investing. Mm-hmm. Yun na dapat ang pinag-uusapan eh. Kasi, di ba? Ang unang pinag-aawayan ng mag-asawa ay pera. Oo, madalas. From experience ba yan? True. True pala. May hugot, may hugot. May hugot, si Mario. Kawakan tayo ng video niyan ulit. Tip sa mga mag-asawa. Pwede, pwede, sir. Anyways. Ayan. So, yun nga, na-share namin kanina, Mario, na ako, I also agree, but it doesn't have to be your main circle, okay? Yes. So, ako, I believe na it's important to have a circle na where you can discuss these topics. So, kung yung main circle mo ay, alam mo yun, kunwari ako yung, I would say, my main circle, mga kalokohan din yung mga di-discuss namin. These are also my travel, my travel friends. So, we don't really talk about these things. And, I guess it's okay, pero it doesn't mean na I will not create other circles of people where I can learn from this, no? And I can understand yung sinabi mo, Mario, na marami talagang iba 30s na pero buhay binata pa rin. And wala sila ibang ginagawa. Alam mo yon, they're not doing anything to prepare themselves financially in the future, no? So I guess that is where this tip is coming from. Yeah. It is particularly for those people na walang ginagawa sa buhay nila and nasaktan siguro yung mga ibang tao kasi meron din talagang hint of truth to this adulting tip. So, but sino ba yung mga nasaktan? May mga nasaktan ba dito? I would say kaya Comment triggered dito. Yung memorable comment nakita ko yung bakit ba tayo nag-romanticize ng 9 to 5, yung escape ng 9 to 5 eh may mga tao naman yumayaman dahil sa 9 to 5. Totoo naman, but again, no, yung 9 to 5 job again for me is building up skills. And usually kapag 9 to 5 job, may certain income cap yan eh. So, it's really up to the person on what he really wants in life, no? Kung gusto ba niya talaga mag 9 to 5 up to age 65. So, it's really up to him. But, Pero lang kung mid-shift ka. So, depende talaga yan sa tao. And personality-wise, no? But, I think, no, personally, I understand where Marion then is coming from because I partially agree but with reservations then because usually it takes time, no? Tama si Sir Fitz. If you can't find the right people, then of course you have to take the initiative. That's why it really takes time. Hindi to overnight na nangyayari. It really, for me personally, 4 years pa lang nagwo-work. It took me, 4 years to have a circle na nagde-discuss ng investing, finance. Pero yung initial circles ko, spirituality, sports, gaming. So, diba, kung pinofocus mo lahat, business, investing, tama si Sir Rienzie, anong klaseng tao na to? Mukhang sobrang boring naman yung tao na to, di ba? Buhay niya kasi puro cerebral yung kausap niya. Ayaw ko kasi yung super seryoso lahat yung kwentuhan. Gusto ko kasi mag-wind down din, mag-take a break, at least mga 2 days, di ba? Or a day. Tapos, 20 to 30. Again, magdi-discuss ulit ng mga ganitong circle. So, parang balance lang nga. As what Sir Renz said earlier. So, may tanong ako. Yes. May tanong ako sa inyo. Paano, kunwari, di ba, sabi na nga natin, tama si Adriel, no? You don't, may point din naman na, hindi naman all the time na kailangan maghanap ka ng friends na puro investments yung pag-uusapan. So, given na yung group of friends natin, katulad yung sabi niyo, Sir Fitz, no?
na may friends kayo na yung casual talk lang. Paano kaya natin ma-open sa kanila yung, oh, concern ko naman is yung physical fitness, mental fitness, financial fitness, para rin ma-engage sila. Mm-hmm. Diba? Minsan, sa habang nasa restaurant kayo, wala kayong mapag-usapan, yung parang kasing may hesitation, diba, na parang mag-introduce ka ng topic about investments, mga ganyan, planning, baka wala nang kumausap sa'yo. Okay, di ano, di mga college friends ko, di ba? Ayan. Oh, sige, sige, ganyan, ganyan. Tapos sabi ko, oh, eh, kasi I'm into hiking. Part of yung physical activity ko. Tapos sabi ko, liga, mag-hiking tayo minsan. Tapos sila parang NR. And I was like, okay, wrong circle. Tapos sabi nung isa, oh, sige, sama ko ng hiking, pero dapat yung ano lang, yung parang sunken garden lang yung akit ng hiking. So, sabi ko, okay, this kumbaga parang looking back, this is not my fitness circle. So, regarding that question, parang pwede ka magkwentuhan or joke or whatever, like what Sir Renzi did, no, or story, or like me, I did a story, just to see kung saan sila. Because may mga groups din ako na medyo gaming lang, so hindi ako masyado nag-open up about investing because gaming naman sila. Diba? So, yeah. Medyo awkward na naglalaro kami tapos habang nagdodota, diba? Lang, hey bro, mag-invest, so parang sobrang weird, sobrang awkward. So, like, let's talk about mental health. Sobrang out of the blue. This is making me anxious, ha? This is not good for my mental health. Well, yeah, so, I would agree. And ang nakikita ko kasing struggle, especially sa kung yung main circle of friends mo are not into personal finance, di ba? Merong a little bit of parang, ano ba, disappointment. Kasi syempre, if personal finance, business or investments is something important sa iyo, sana yung mga closest friends mo, yung pinaka-tropa mo na kakausap mo about that. And in my case, nakakausap ko lang sila kapag may problema sila tungkol sa pera. Pero to make it a topic, pag nakatambay kami or pag nagkakape kami or nagdi-dinner, I can see that they're not really interested. Which means there's nothing wrong with that. Okay lang. So I find other people to discuss it with. So kaya nga meron tayong mga Facebook groups na sinasalihan, and of course among them TGFI, the Global Filipino Investors. Of course, I also have other friends or other circle of friends na nakilala ko sa RFP. Naging friends ko na rin sa may Facebook group chat kami. So sometimes I discuss it there. I have a circle of friends where I talk about Forex, etc. So it doesn't have to be your main circle as long as you have a circle of friends whom you can discuss this with, no? So of course, hindi mo naman mapipilit yung ibang tao na, alam mo yun, to be interested in a topic na porket kaibigan ka, kailangan interesado din sila doon sa topic mo. And I agree with the sentiment na dapat, minsan masyadong niroromanticize yung escaping the drive. And it was also a mindset that I had before, but I completely changed it. Parang sa akin, it's okay. Kung masaya ka sa corporate world, daddy, go ahead. Ang ina-advocate ko ngayon is building multiple sources of income. So, I guess if your only source of income is your job, then you're in trouble. Kasi, di ba, if you lose your job, then wala problem na. At low. So, it's always important to build multiple sources of income. You don't have to leave the corporate world or yung 9-to-5, kung masaya ka doon, di ba? Ba't mo naman iiwanan ng isang bagay kung saan masaya ka? And I guess some of the people who advocate escaping the 9-to-5, yung personal experience siguro nila, simula nung nag-resign sila sa trabaho nila at nagtayo ng sariling business, who did freelancing, feeling nila it was the best decision
that they made in their life. So they want other people to experience also that. But of course, the reality is iba-iba tayo, iba-iba yung mga gusto natin, iba-iba yung mga pleasure centers natin. Pleasure centers talaga. Ano yan? Pang-huge, pang kailangan na ng age verification yan, ha? 18 and above. Iba-iba yung ano natin. Hindi pala pleasure center. Iba-iba yung pleasure profile natin. Yun. Okay. So, iba-iba yung nagiging source of our joy and self-fulfillment. So, ako, at the very least, have multiple sources of income. Don't just rely on your employment, no? So, at least build, a small business or do a little bit of freelancing. Kasi that would really help in your financial security. Yun. The other way around na kahit freelancer ka, tapos kapag nagsa-struggle ka rin, it's okay na bumalik ka sa 9 to 5 because again, security, diba? So mahirap na, alam mo yun, nahirapan ka na nga sa freelance mo tapos pinupush mo pa or nahirapan ka pa lalo and it causes you anxiety at the end of the day. So it's alright to go back to your 9 to 5 job. Or at least, habang nagda 9 to 5 job ka, you can do pa rin the freelancing sa part-time mo, sa free time mo. Yun na yung magiging multiple sources of income mo. Tapos kapag okay-okay na siya, kapag nag-match na, then you can find other sources din. Hanggang pwede ka nang umalis sa 9 to 5 mo. So, ganun lang. Take your time. Relax lang. Iba kasi Nape-pressure ba? Oo, nape-pressure. As in, pati yung circles ko sa insurance group, minsan nape-pressure sila, mag-quota and everything. Tapos, naisip nila bumalik 9 to 5. Tapos, sinasabi ko, it's okay. Okay lang maghanap ng ibang job, mag 9 to 5 ka or what. Because at the end of the day, may pamilya din tayo, di ba? To help. Tapos, may naisip tuloy akong topic. Ano yan? Yung FIRE, yung financially independent retirement. Yung FIRE finance. Gawin kaya natin yon. Sige nga. Gawin natin yan. Sige, we can also discuss that, yeah. So, yeah, I would agree that we are all running in our own race. Ano yun? So, nakaka-pressure yung 20 to 30 years old. But I believe kung, alam mo yun, kung ano yung sa tingin mo, kailangan mo sa buhay mo, then you focus on that. So, ideally, in an ideal world, yan, 20 to 30 years old, dapat yan na yung time na you're thinking you are becoming more serious about your personal finance. But if you feel that you're not yet at that stage, kasi you're still trying to discover, alam mo yon, who you are, you're still trying to see ano ba yung career path mo or ano ba yung gustong eventually maging passion na ipopursu mo sa buhay mo, then go ahead. Yun lang. At the very least, don't ignore your personal finance. At the very least, marunong ka mag-budget ng sarili mong pera and save and spend less than what you're earning. Then, yung need to have a circle where you can discuss all these things, it can come much later. So, but of course, the earlier the better. But, alam mo yun, don't feel pressured kasi we're running our own race. Yeah. Ang masasabi ko lang sa mga nag-adulting dyan, yes, you may not have a circle of friends who want to talk about investing, pero with your current friends, you can be an example, di ba? Set an example. True. Pag nakita naman nila sa'yo, bakit ito pag nag-Starbucks kami, tubig lang yung ininom na to? Uy, gabi ka. Puro tubig, ah. Ani tubig. I agree with that na you can be an example and probably spark that conversation among your friends kasi I'm very sure lahat naman tayo gusto natin umaman, di ba? So if you're living a life of someone who is very smart with their finances, I'm very sure katulad siguro ng mga friends ko pag may problema sa pera malapit sa akin, di ba? Nakikipagkwentuhan. Ayun, antagal na nitong usapan natin. So, na-miss natin yung isa't isa sa pagkukwentuhan eh. Oh, yes. Baka lang dahil adulting naman to, age 20 to 30, baka pwede lang natin idagdag. Since age 20 to 30, naghahanap tayo ng partners, di ba?
kailangan ba yung mahanap mong partners, makita mo na aligned na kayo sa financial goals or sa savings or... Oy, magandang usapan yan. Yan. Ito.